pagkakatis. So, kung depende sa ano, basta ang binanang niya, pagkakuti. So, sisenyas po ako, pagsisenyasan ko lang kayo, siya ba ay ito'y pagkakuti ko natin. Pero bago po yun, hindi lang po yan, ay magkakuroon po muna ng magsasalita po muna si Sheikha Daud para sa kanyang welcome address. At ang mga panaway natin. Lalo higit ang ating kapatid dari Panangyedan, si Brother Muhammad Amin Rodriguez. So, binilagkap po natin ang mga panaway natin na magbibigyan sana sila ng hidaya o ng gabay na maunawaan ninyo. Maunawaan natin lahat kung ano ba ang talagang sakit o aking halikain sa inyo. Bigyan po natin ang importansya naman ang ating makarinig na magagandang bagay. Pagpapayo, mapapanood natin sapagkat ito po ay pagtatalakay tungkol sa gabay. Paano natin mapanatili ang ating sarili sa isang matuwid na daan, sa isang matuwid na landas? Tayo po ay kinakailangan magbigay ng pansin, magbigay ng masusing pakikinig sapagkat ito po ay para sa atin lahat. Bilang mga mamamayan ng mundo ito, tayo po ay binibigyan ng gabay ngunit nasa atin na po kung ito ay tatanggapin natin o hindi. So, inaulit ko po, welcome po sa inyo lahat. Magbibigay po ng mga magandang presentasyon ng ating kapatid galing ng Jeda at alhamdulillah dapat po natin siyang makilala, magkaroon tayo ng magandang ugnayan sa kanya. Hinihiling ko po sa inyo para sa tuwi na mabigyan niya tayo ng mga pagpapayo at insyala sa mga susunod na araw maibitan natin siya muli. So welcome po muli sa inyo lahat, lahat na prayer and Muslim and non-Muslim sisters and brothers. Welcome po sa inyo lahat. Welcome po sa lahat ng mga Islamic Center na dito ngayon. Mabuhay ang mga Pilipino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
sa kaya lahat kung manalila natin ay ibibigay ng Allah SWT sa atin. So, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, ako po ay mandug ng Wisdom Acts 91. Ipangalan ko po ay si Rorodin Mamantal. Voluntary nila po ako sa Islamic Center. Kaya po, wala po dito siya, man ako na lang po ang ano sa kanya. Nag-over sa kanya. Ang mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, konti lang po ang ibibigay ko sa hadit ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Na ang hadit na ito ay kasama na dito ang mga Muslim na una at Muslim na bago. Buong Muslim or jadid Muslim, kapatid na ay Muslim na bago. Sa hadit ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sino man ang tao na hanapin niya ang katotohanan, ito ang katotohanan na ito ay ito ang makapagtita sa kanya dito sa mundo at sa kabilang buhay. At ito ang katotohanan na ito, kapag siya ay mamatay, ay mananatili sa kanya ang paraiso o di kaya ay makapasok siya sa paraiso. Kapag hindi siya mamatay dito sa mundo, ay mananatili din sa kanya ang Islam hanggang sa kamatayan niya sa kabilang buhay. Kaya mga kapatid ko, sa pananampalatayang Islam, ang Islam na ito, ang sabi pa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay al-Islamu juz'un la yatajazza. Ang Islam na ito ay isang dosina ito, isang buo ang Islam na ito. Ibig sabihin kumpleto, ang Islam hindi pwedeng bawasan at hindi pwedeng dagdagan dahil buo ito. Ang Islam pa ito ay galing sa kay Allah subhanahu wa ta'ala at ito ay binigay niya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam at pinagwatik niya sa ating mga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, di ko po napakabahin ang aking salita dahil mayroon pa mga brother dito na magsasalita. Hanggang dito lang po. Wa antum bi khairin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masyaallah, syukran na kapatid Nuruddin. Siya po ang katatid na damam. Dawang jaya sa mga jaya na dito ako sa Islamic Center. So, sa mga brothers na hindi pa nakapag-alusan, ay para tuloy-tuloy po tayo, mayroon ang sa-serve po dyan na mga kape at pagkain, ay habang tayo po ay humihimog, nanana, si Maynard dyan. Mayroon po yan. Makinig po tayo sa mga bisita nating mga Christians. So, naway mabili po tayo ng ayos kung makuha po natin yung pinakamimitin natin kaalaman para sa kaligtasan. Dahil ang tema po ng ating pagsali o ating programa, Islam ang paglalagay sa sarili sa daan ng kaligtasan. Napakagaling na ano tawag ito, mga tinatawag na kaalaman natin makukuha. So, ano pa man, tatawagin natin po ang pangalawa nating tagapag-paliwanag ng kanyang o pagbibigay ng kanyang 5 minutes na kaalaman patungkol sa kanyang idea sa kaligtasan na tinutukoy dito sa pananampalatayang Islam. Tinatawagan natin po si Muhammad Yusuf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنعلن الله أما بقبل أما بقين. هو اسم ساكسين ولم تنين الجوز نتابق فقبولنا فقسمبا maliban sa Allah, ang Panginoon ng mga propeta. At ako ay sumasaksi na sa propeta Muhammad ay huling sugo at propeta ng Allah. Sino man ang patnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay walang makapagliligaw sa kanya. At kung sino man ang nasa ligaw na landas ay walang magiging ibang gabay maliban lamang sa awa at habag at pahintulot niya. Alhamdulillah. Mga kapatid ko sa pananampalataya sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ayon sa hadith ng Propeta Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayon sa pinakamalapit na kahulugan ng ating
ang dugo ng kapwa Muslim ay banal sa kapwa Muslim. Mga kapatid, marahil narito ako sa inyong harapan. Unang-una, magpapakilala po ako sa inyo dahil ako'y alhamdulillah sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nakadalawang taon at tatlong buwan na po sa Islam. Allahu Akbar. Hindi ko po ito inaasahan, hindi ko minsan sumagi sa aking isip na ako isang maging isang bahagi sa pananampalataya na kung saan ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat mula pa nung ikain si Adan alayhi wa salam. Mga kapatid, minsan ito lamang po ang aking ibibigay na mensahe sa inyo na kung saan ang sabi po sa banal na Quran, sinabi rito ayon sa pinakamalapit na kahulugan ng ating wika, sa ngalan ng agaang magpagpala ang mga bagi, walang isang salita na kanyang bibigkasin kung hindi ito makakahulagpos sa matamang tagapagbantay. Sumihinig po lahat po ng sinasabi natin na nakikita at naririnig ng tao, mas higit pa ang nakakaalam sa ating ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sa chapter ng Quran, chapter 50, verse 18, dahil sa kasalukuyan po, meron akong napitawag salita na hindi maganda sa ating kapatid. Medyo pinalawak at pinalis niya ito. At alam ko naman po, napagsubok lamang ito. At alhamdulillah, lahat ng bagay bilang paalala sa aking sarili at sa ating lahat. Minsan, nakapagsasalita tayo ng hindi maganda at ito ay ninaunawa natin kapatid. So patawarin ako ng Allah subhanahu wa ta'ala ang hadith ng Propeta Muhammad Rasul sallallahu alayhi wa sallam na kung saan mayroong isang tao na kung saan na humihingi siya ng tulong at yung sabi ng Propeta Muhammad kung paano matutulungan isang tao na kakamali. Pwede rin po pala natin matulungan ay po sa aking na dandaan. Alhamdulillah sa nabasa ko, hindi ko nga po pakompleto. Patawarin mo ako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Matutulungan natin ang taong nagkakamali o gumagawa ng kapahamakan sa kanyang kapwa sa pumagitan ng pagpigil dito sa kanyang kaugaliang nakakasakit sa kanyang kapwa. Alhamdulillah. Hanggang dito na lamang po ako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kapatid na rin Muhammad Yusuf. Alhamdulillah. Pagpalay na naman kami ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ginagawa natin programang ito na talagang kapupulutan natin ng mga aral. Sa mga kapatid na wala dito sa araw na ito, na siyang binibigyan natin ng oras dito para magbigay ng paalala rin sa atin bago tayo pumunta sa pinakamain natin na nagpagsalita, ay kung wala na po sila dyan o hindi pa po sila dumating, ay paalala po ulit. Pagdating po ng 11:30 ay dapat nakahanda na po tayong nakapagudo. Hindi ibig sabihin na bawat isa tayo na po ang tumiming na pumunta ng Ubi Station para makapagudo, makapaghugas sa paghanda po natin sa kutuba po mamaya ng mga Juma. At dito po natin isasagawa yun. At ang magbibigay po ng mamaya ay wala pa po din natin kapatid na si Sheikh Saad Mawiya. So, kung wala pa po yung mga representative natin, so, ibibigay na po natin yung oras sa ating Sheikh na si Amin Rodriguez. Sa mga brothers dyan na nandiyan sa labas, pumasok na po sila dito sa loob ng makapag-umpisa na po ng ating Sheikh. So sa hindi pa po nakakaalala o nakakilala kay Sheikh Amin Rodriguez, ngayon po makikilala na niya. Kaya kailangan pumasok na po siya dito na tayo po ay makakuha ng kopya ng kanyang mga representasyon dito. Dahil ito po ay hindi po ito basta-basta, hindi po ito verbal. Tulad ng sinasabi natin, talagang ito po ay kanyang sinipi, pinaghandaan, pinaghirapan. Kaya sa mga brothers dyan, eto na po ang ating kapatid na walang iba kundi si Sheikh Amin Rodriguez. Oh.
يشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم احبنا واحببنا واجعلنا سببا لمن اهتدى وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Sino may tatawag? So, inshallah, mayroon tayo mga presentation na ibabagyan sa inyo, inshallah, at pahintulong talawa ng Allah na makuha natin ang kapakinabangan mula rito. Subalit hindi siya naging ligtas para siya ay pangaralan at pagsabihan mismo ng Allah. Kung iahambing natin ang ating mga sarili sa mga dakilang hinirang at pinili ng Allah, hindi pa rin sila naging ligtas sa tinatawag na pagkapayo. Bagay sa pagkakasaling o dawud, katotohanan, inilagay ka namin, ginawa ka namin hari, ginawa ka namin suko, inilagay ka namin sa ibabaw ng kalupaan bilang isang pinuno. Kung kaya umukong ka sa pagitan ng mga tao ng mga katotohanan at huwag mong sundin ang iyong sariling pagdanasa sapagkat ililigaw ka nito mula sa landas ng Allah. Kaya palagi kong sinisimulan ang aking panayam sa pamagitan ng mga ganitong talata nang sa ganoon ay makuha natin ang anumang mensahe na nais parating. Sa mga kasali ng kahulugan, sabi ng Allah, batid na batid namin kayong lahat, maginong kayo ay mula pa lamang sa inyong ama na si Adam. At kung kayo ay nasa sinapupunna ng inyong mga ina, na kung kaya huwag kayong labis na mag-angkin ng kapurihan sa inyong mga sarili. Kasi isa sa mga naging dahilan ay ang pagmamataas. Kapag ang isang tao ay ipinagbalaki niya kung saan lahi siya nagmula. Minsan nagiging sanhi o ang kanyang profesyon o ang kanyang antas sa lipunan nagiging sanhi na hindi niya matanggap ang tinatawag na katotohanan. Kaya huwag natin ang kinin o huwag niyo ang kinin ang labis-labis na kapurian sa inyong mga sarili. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. Kapag hindi natin alam ang kailan kung ano ang pagkakalagap natin sa ibabaw ng kalupaan ay hindi natin matataas ang landas patungo sa buhay na walang hanggan. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hindi ko nilikha ang jin at ang sangkatauhan maliban sa ako ay nararapat lamang nila na sambahin.
Ito ang dahilan kung bakit tayo nasa ibabaw ng kalupaan. Ang pagkatapos ng lahat ay hindi naman talaga dito ang ating tanghanan. Tayo ay pupunta sa kabilang buhay. Ang Allah ay walang kailangan sa atin. Sabi niya, hindi ako humihingi ng anumang kabuhayan mula sa kanila. Na hindi ko sinasabi ako'y kanilang pangangin. Katotohanan ng Allah, ang tagapagkaloob ng lahat, ang nagmamay-ari ng kapangyarihan, ang pinakamalakas. Kahit ang lahat ng tao simula kay Adam hanggang sa dulo ng panahon, tumayo sila sa kanilang kinalalagyan at hilingin na nila ang anuman na kanilang nais nilin. At ipagkaloob ito ng Allah sa kanila ng sabay-sabay, hindi mababawasan kung anuman ang tinataglay na pagmamay-ari ng Allah. Walang kailangan ng Allah sa atin. Kahit na walang sumambat sa Kanya, hindi mababawasan kung ano ang pagiging mismo niya. Hindi mababawasan kung anuman ang Kanyang kadakilaan. Hindi mababawasan kung anuman ang lahat ng Kanyang tinataglay. Kapag sinunod natin ang kadalilanan o ang layunin ng pagkakalita sa atin, tayo lang mismo ang makikinabang ito. Ang sino mang nagsagawa ng ibada o pagtalima sa nag-iisang tagapaglikha, lahat ito ay balik sa kanya bilang isang biyayang kagandahang loob dito sa daigdig at sa kabilang buhay. Kaya ang anumang gagawin natin bilang pagtalima o pagsunod ay para lamang sa ating kapangilabangan. Kung merong tumanggi, hindi mababawasan ang anumang pagmamay-ari ng Allah. Kung lahat ay maniwala, hindi madadagdagan kung anuman ang meron siya na tinataglay. Kaya para sa ating kapakinabangan, ang gagawin natin pagtalima sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pinakadakilang karanganan na makakamit ng kahit na sino mang tao sa ibabaw ng kalupaan, ang maging tagapagmana siya ng katotohanan ng lahat ng mga propeta. Iiyak kayo sa kaligayahan kapag ang pagiging isang Muslim natin ay inunawa natin. Hindi isang pabakasakali lamang ang paggabay ng Allah sa atin. Sa dinami-dami ng tao sa ibabaw ng kalupaan, tayo pa ang pinili ng Allah para sa buhay na walang hanggan. Maraming mga taong nasiyahan sila nung sila'y pinaranganan ng kanilang kapwa-tao. At talagang ang mga karanganang ito'y itinabi nila, pinahalagahan nila. Paano kung ang nagpahalaga sa'yo bilang isang dakilang karanganan ay ang Allah na siyang lumikha sa inyo o lumikha sa ating lahat? Kaya ang pagiging isang Muslim natin, tayo ang khalifa, kinatawan mula sa Allah. Tayo ang representative ng Allah sa ibabaw ng kalupaan. Hinirang ng Allah bilang tagapagmana ng katuruan ng mga propeta bilang pangkalahatan. Kaya ito isang dakila para sa atin. Kaya kung malalaman naman ng bawat isang Muslim, hindi niya sasayangin ang kanyang pagiging isang Muslim. Gagawin niya ang lahat ng karanganan o lahat ng kaparaanan para mapanatili ang karanganan ito. Iiwasan niya ang lahat ng ipinagbabawal ng Allah. Magpapahayag siya ng katotohanan. Isa sa pamuhay niya ito, taas ang kanyang noor na sinasabi niya, ako'y Muslim, at sa kanyang kalooban na may pagkakumbaba, pinili ako ng Allah sa lahat ng mga lilikha. Ano ang sabi ng Allah? Kayo ang pinakamabuting tao na pinalitaw ng Allah sa ibabaw ng kalupaan. Walang ganitong pagkaparangal sa mga naunaw mga tagasunod ng mga propeta kundi sa umma lamang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinakamabuting tao na pinalitaw ng Allah sa kadaydanang nag-uutos kayo ng kabutihan at nagbabawal ng kasamaan.
at dalisay na naniniwala sa Allah, hindi niya pinapakbalan ang pagsamba niya sa kanya. Bukod tanging siya lamang na nag-iisa ang ating sinasamba. Kaya wala nang ganitong pagpangan, kundi sa umma lamang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na way mapabilang tayong lahat kasama ang ating mga pamilya at mga mahal sa buhay. Nagsimulang likain ng Allah ang kauna-unang tao na si Adam. Mula sa isang dakot na lupa na inutusan ng Allah ang mga anghel. Nakumuha sa ibabaw ng kalupaan upang ito ang gawing kauna-unahang tao. At alam naman natin bakit sa hadith kung sino yung anghel na nakakuha ng kalupaan sa ibabaw ng kalupaan. At ito ang ginawa si Adam at nilikha si Adam sa hardin bilang isang tao. At sabi ng Allah, O Adam, manirahan ka at ang iyong asawa sa hardin at malaya kayong kumain ng may kaluguran at kasiyahan ng lahat ng bagay na naroon. Subalit huwag yung lalapitan ang punong ito kung hindi kayong dalaway mapapabilang sa magiging makasalanan. Ano ang ilan sa mga kapaliwanagan na ganito? May mga pag-angkin sa labas ng Islam na ang tao kapag sila'y nakapunta na sa kabilang buhay, sila'y kaluluwa lamang napapasok sa hardin o paraiso. At yung mga susunugin sa impyernong apoy ay kaluluwa lang. Hindi ito totoo. Kung ang ating mga magulang ay kumakain sila at namumuhay sila sa hardin bilang isang tao, ganun din ang lahat ng mga anak ni Adam na papasok sa hardin o aljanna o paraiso na isang tao rin, hindi isang kaluluwa. Kaya dito sinimulan ng Allah ang paglikha sa tao na kung kaya sa lugar na kung saan nilikha ang ating ama, ay babalik lamang tayo sa lugar na kung saan tayo ay nilikha sa pakahulugan na ang ating ama ay nilikha sa tinatawag na aljanna. At mula mismo sa kanya, isa sa mga nabasa kong talata, kapag ikaw pala ay disipulo ni Jesus, tatawagin kang isang Muslim. At hindi ka dumating sa amin bilang Kristiyano. Kung alam naman natin o kung alam naman ng bawat isang Kristiyano na kapag siya ay tagasunod ni Jesus bilang pagparangal sa kanya ng Allah ay tatawagin siyang isang Muslim, wala nang Muslim na kinakailangan magdawa o magpalaganap ng minsay ng Islam sa mga Kristiyano. Kaya ito yung talata ng aking inihayat ng Allah sa Al-Hawariyun, sa mga piling-piling matatapat na tagasunod ni Isa o ni Jesus, na maniwala sa akin, maniwala kay Isa sa pagkatitulong kapanahunan niya, ibig sabihin, at sa Allah at sa aking sugo, kanilang sinabi, naniwala kami at sumasaksi na kami mga Muslim. Yes. Ang kaligtasan ay kinakailangan isuko ng bawat isa ang kanyang sarili sa kagustuhan ng Allah. Ito yung kahulugan ng salitang Muslim. Kaya pag sinabi sa isang tao, Aslim, isuko mo ang sarili mo sa naging isang tagapaglikha, dapat sabihin natin na tulad ng sinabi ni Ibrahim a.s. Aslam ko li Rabbil Alamin. Ganap na isinuko ko ang aking sarili sa Diyos at tagapaglikha ng lahat ng mga nilalang. At ito rin yung kaligtasan sa Biblia. Yung mga kapatid natin ang malinig sa mga pag-aambing. Ano yung kasintulad ng kaligtasan sa Quran na nakalagay sa Biblia na sinabi na Jesus mismo? Yes?
Ano pa? Yes, sino pa? Okay, Matthew 7:21-22. Yung kahulugan ng Islam, ng Muslim. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian. Kundi ang sinumang nagsisipalima sa kagustuhan ng aking Ama na nasa langit. Submission to the will of my Father who is in heaven. Submission to the will of God. Ang kaligtasan sa Biblia, sinabi ni Jesus, ay ang pagsuko ng sarili sa Diyos at tagapaglikha. Ang kaligtasan sa Quran ay ang pagsuko ng sarili sa Diyos at tagapaglikha ng lahat ng bagay. Naiintindihan niyo? So, ibig sabihin, wala tayong denying. Ilalagay lamang natin ang sarili natin sa tunay na turo ni Jesus kapag niyakap natin ang Islam. Kaya nung napatunayan ko sa sarili ko na hindi pa ako lumalabas sa turo ni Jesus, niyakap ko siya. At napakahirap mag-aral noon, walang Islamic Center. After 5 years ko pa nakita yung kaisa-isang Islamic Center, nagbibisikleta pa ako para makapunta roon. Subhanallah. So kami yung kauna-una ng mga nag-Muslim sa Jeddah, remaining nila kami, pagkatapos kami yung inilagay sa mga Islamic Center. Alhamdulillah. So 16 years to 20 years, ako ay nasa larangan ng da'wa. Alhamdulillah. Naway tayong lahat ay gamitin ng Allah bilang maging napakagaling na tagapagpalagay ng Islam. Amin. Amin. Kaya dito, niyakap ko ang Islam at nilagay ko naman ang aking sarili. Sa ating mga kababayang mga Kristiyano, hindi nila aalisin ang kanilang sarili bilang tagasunod ni Jesus. Kundi papalitan naman nila ang katawagan sa kanila kung ano talaga ang tinawag ng Allah ang kanilang mga sarili para dito. Aalisin nila ang salitang Kristiyano at ang ipapalit nila ang salitang Muslim, ang taong isinuko ng ganap ang sarili sa Diyos at Kapamilya. Nung sinabi nito, kapag kayo tumalikod sa pagtanggap ng katotohanan sa dalisay na pagsamba sa Allah, wala akong hinihiling o anumang gating pala mula sa inyo. Ang aking gating pala ay mula lamang sa Allah at inutusan niya ako na isuko ang sarili sa Kanya na Diyos at Tagapaglikha bilang isang Muslim. Hindi na natin makikita ang mga talatang ito sa pinangahawakan ng mga tao sa labas ng Islam. Hindi na kaya i-analyze. Ang alam lang nila ang turo ni Jesus. Kapag tinanong mo sila sa turo ni Adam, ni Nuh, ni Ibrahim, hindi nila kaya ipaliwanag kung ano ang reliyon na pinangahawakan ng mga ito. Hindi na kaya ipaliwanag. Sapagat doon lamang sila na brainwash at doon lamang sila namulat sa ganung mga kapaliwanagan mula sa kanilang mga tagapangalan. Ang Allah ang siyang nagpangalan sa atin bilang mga mananampalataya ng mga Muslim. Maging ang salitang Muslim ay hindi nilikhang salita. Sa simula't simula pa lamang ay ito na yung salita ng Allah bilang katawagan sa sinumang susunod sa Kanya. At sabi ng Allah, pinili namin kayo para rito. Ang Allah ang siyang pumili para sa atin sa ganitong larangan ng karangalan. Ito ang relihiyon ng inyong ama na si Ibrahim. Walang inilagay ang Allah na anumang kahirapan para rito. Siya ang Allah ang siyang nagpangalan sa inyo na mga Muslim. Kahit na noon sa mga naunang propeta at sa loob ng banal na Quran. Muslim. Sinira. Alam niyo ba kung bakit sinira ang salitang Muslim? Dahil kapag ito ay sinalagsik ng bawat isang Kristiyano o hindi Muslim,
matutuklasan niya ang lahat-lahat hindi sa pagiging totoo ng kanyang buhay. Sapagkat ang tunay na aklat ng buhay ay nasa atin. Ang pinakamagaling na aklat, ang pinakamagaling na salita, ang salita ng Allah. At pagkatapos ang salita ng kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibinulgar ng Allah ang lahat ng mga hindi magandang ginagawa ng mga pinuno ng mga Kristiyano sa kanilang mga tagasunod. Kaya dito, mababalik natin na ang pagiging isang Muslim natin ay ang Allah ang siyang nagpangalan nito sa sino mang isusuko ang kanyang sarili sa Diyos at nagpapaglikha. Subalit kailanman, sabi ng Allah, si Ibrahim ay hindi naging isang Hudyo, kailanman ay hindi siya naging isang Kristiyano. Sa mga talata ng Banal na Quran, sinabi ng Allah bilang kapaliwanagan sa wikang Tagalog, sinungaling ang sinumang nagsabi na si Ibrahim, si Ismail, si Ishak, si Yaqub at ang Alasbat, ang mga 12 propetang ipinadala sa 12 angkan ng Israelitas, sinungaling sila kapag sinabi nilang sila'y mga Kristiyano at mga Hudyo, kundi sila'y mga tunay na mga Muslim na tulad ni Ibrahim. Kung si Ibrahim alayhissalam ay isang Muslim, so lahat tayo ay galing sa lahi ng mga propeta o pananampalataya ng mga propeta na kung kaya Muslim din tayo supposedly. Sapagkat ganito ang salitang Judaismo, matagal ng panahon na namatay na sina Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub. Bago lumitaw ang salitang Kristiyano at bago lumitaw ang salitang Kristiyanismo o Judaismo. Kaya sinungaling ang sino ang magsasabi na sila yung mga Hudyo o sila yung mga Kristiyano. Actually, sa kasaysayan ng Biblia, walang itinuro si Jesus na Kristiyanismo sa pinangahawakang Biblia ng lahat ng mga Kristiyano, 24,000 dialects. At lumitaw lamang ang Biblia noong si Jesus ay nakaakyat na sa kalangitan 95 years to 115 years. Lumitaw lamang ang salitang Kristiyano noong wala na rito si Isa alayhissalam na matagal na panahon na siya ay nakaakyat na sa ibabaw ng o kaya siya ay nakaakyat na sa kalangitan. Oh, yeah.
istorya ni Yusuf alayhisalam. Ibinigay sa kanya ang kapaliwanagan ng lahat ng panaginip at ginawa siyang isang pinuno na makapangyarihan na tagapangasiwa ng lahat ng kayamanan ng Egypto. Kaya kanyang sinabi, o aking Rab na tagapaglikha, tagpuhanang ipinagdalog mo sa akin ang kapangyarihan at itinuro mo sa akin ang lahat ng kapaliwanagan ng mga panaginip. Ikaw na pupuntaing tagapaglikha namang nakakaralan at kalupaan. Walang tagapangalaga dito sa daigdig maliban sa iyo at ganoon din sa kabilang buhay. Tignan niyo, sanhingin mo na mamatay ako bilang isang Muslim at ibilang mo ako sa mga iyong manakata. Kaya dito nililinaw natin na ilalagay lamang natin o na ilagay lamang natin ang ating mga sarili sa tinatawag na katotohanan ng lahat ng mga propeta. Lahat ng bagay na kayo.
ay naroon sa lahat. Lahat ay naroon sa banal na Quran. Subhanallah. Ang problema, hindi pa nila binabasa ang Quran pagkatapos nagbibigay na sila ng pagkakataon. Maniwala kayo. Kapag binasa natin ang kahulugan nito, at paulit-ulit natin itong binasa, ito ang ating magiging buong pagkatao. Ito ang ating mga rason at kapaliwanagan sa ating bibig kasi. Ito ang ating kaparaanan ng ating pag-iisip, mentalidad. Kaya magiging isang tao lamang tayo na iisa lamang ang iniisip at kaparaanan. Maniwala kayo. Pag-aralan natin ang banal na Quran. Na nakarinig ng binsahe, mumurahin nila ang kanilang mga sarili at sisisihin nila ang kanilang mga pinuno kapag sila'y nasa impyerno apoy na. Sasabihin ng mga Kristiyano na kanilig ng katotohanan, subalit sila'y naninilang at nagmataas. Ang pinag-usapan naman natin dito'y ang mayroong nakarinig. Sasabihin nila, O Allah, na aming Rab na tagapagbigka. Katotohanan, sinunod namin ang aming mga pinuno at ang mga dakila mula sa amin at iniligaw nila kami mula sa tamang landas. Tatangkilipin nila ang pagkakaligaw sa kanila o pagkaligaw sa kanila ng kanilang mga pinuno. Na kung kaya, ilalagdag nila o Allah na aming Rab na tagapagbigka. Bigyan ko sila ng dobling pagpaparusa at isumpa ko sila ng kasiling pagkakasumpa. Ito ang mangyayari sa mga walang pananampalataya kapag sila ay nasa impyerno mapoy na. Subalit wala ng kataranan pa na sila ay makalagabas mula sa naglalagablab na impyerno mapoy. Maliban sa Islam, kumpleto at ganap na kaparaanan ng pamumuhay na nababatay sa pagsamba sa Allah at pagsunod sa kanyang kautusan, kailanman ay hindi ito tatanggapin sa kanya. At sa kabilang buhay, siya ay nasa hanay ng mga talunan. Kaya makikita natin kung ano ang mangyayari sa kanya. Kumukulong nana. At mahihirapan sila itong lulukin
mahihirapan sila, magkakaroon sila ng kahirapan na lulupinto sa pamamagitan ng kanilang lalamunan. At ang kamatayan ay naroroon sa lahat ng dako, subalit kailanman ay hindi sila mamatay. At sa kanilang harapan ay napakasiting kapahusahan. Ang itinuturo naman sa mga Kristiyano, ang Diyos ay mapagmahal. Nakalimutan nila na masigiling magparusa ang Allah sa mga taong tumanggi. Saksi ang Sodom at Gomorrah. Saksi ang dilubyo ni Noah. Saksi ang tinatawag na pag-ulan ng apoy ng kapanahon ni Shu'aib. Ang mga inunasiwas na mga walang pananampalataya sa pamamagitan ng nakabibinging hangin at napakalakas. Nakabibinging ingay at napakalakas na hangin. Saksi ang mga earthquake, ang mga paglindol, ang mga tsunami. Saksi ang Cagayan de Oro, ang Iligan, ang mga ginawang paglunod sa mga tao dahil sa kanilang pagtanggi. Ang sambayan ni Paul, saksi mismo ang impyerno apoy na Allah ay masigling magparusa sa sino nang nagmataas at tumanggi. Narinig niyo ba ang pagmamakaawa o ang hinahin ng mga walang pananampalataya na winasak ng Allah? Subhanallah. Kung ang daigdig ay kasing liit lamang ng alikabok sa paningin ng Allah, pagtinigan natin ang mga kalawakan, ang mga heavenly bodies, universes, wasars, galaxies, Milky Way, lahat ito'y isang maliit lamang na alikabok sa paningin ng Allah. Nasa ng tao para siya'y magmataas? Gano'n siya kaliit sa paningin ng Allah? At nilikha ang lahat ng bagay para sa kanyang kapakinabangan. At kung bibilangin niya ang lahat ng kagandahang loob ng Allah, kailanman ay hindi siya magkakaroon ng kakayahan na bilangin ang mga ito. Kaya inshallah, pagbabayan tayong lahat ng Allah sa kung ano yung katotohanan. Buksan ng Allah ang kalooban ng aking mga sambayan ng Pilipino. Gamitin tayong lahat at ang ating mga mahal sa buhay. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Masyaallah, Pakcik. Mahfuz. Amin. So sa mga brothers, oras na po, yung hindi pa nagpagbudo ay magbudo na po. At yung magsasakata po, yung yayakap sa Islam, pwede po, port po sila dito para bago mag-umpisa yung kutba ng ating sheikh ay makastamin siya, kasama siya sa ating pagdarasa. Nang siya ay magkaroon ng idea. So, ang ibig po namin sabihin, yung yayakap po sa Islam. Okay po, sa yung mga yayakap sa Islam. Dito po tayo. Okay, dito po sa masyaallah na wakbar takbir. Berapa kayo siya yung dito kayo? Dito po tayo dito. Takbir! Hindi makita. Bro. Brother Daud, sino pang man? Bago yung tanungin po muna natin sa isa. Bro, sino pa ang ano? Baka meron pa. Meron pa ba? Meron pa? Nandiyan lang yung sila na? Kalo ba na? Iyakap sa panapalatay. Bukal po sa kanilang kalooban. Allahu Akbar. So, hindi po natin sila pinili. Sa pangkat sa Islam, hindi po pwedeng mamili. Laysa alaytakulahu walakin Allah. Yali mayasya. Tunay na wala sa inyo ang patnubay nila. At pinapatnubayan ni Allah sumatakan ang siyang kanyang nais. Ibig sabihin, ang nag-isang Diyos kasi Allah lamang ang makapagpatnubay sa sino mang kanyang nais. Kaya sila po ay pinatnubayan dahil sila rin po mismo ay ginamit po nila ang kanilang pag-iisip, pandinig at paningin.
sapagkat sila rin may nagahanap ng katotohanan. So, sila po yayakap sa Islam, mga kapatid, sa pagyakap po sa Islam, kinakailangan po natin sumaksi. So, kung ito po ay magkakaroon ng isang halimbawa, si, sino ba yung ano, si Corona, bago siya harap sa hukuman, susumpa siya sa saksi. Yun po ang isang tanda na kailangan gawin natin yung pagsasaksi dito. At meron din po yan, meron po yan isipin din sa salib ng ginawa ng Propeta Muhammad Sussalam na pinasaksi ang isang yayakap sa Islam. Kaya ito pong gagawin namin sa inyo, symbol of oneness of God na walang iba kundi sa Allah. Nakita po niyo yung picture ni Jesus Christ, gumagano siya, kasi symbol of oneness of God, tinutupo niya si Allah. Kaya gagawin natin ito dito sa mundo, dahil sa kabilang buhay, hindi po pwede. Okay po, yayakap na po sa Islam, hindi po pwede. Dito po ang pagtatanim, doon po ang anya. Malinaw po mga kapatid, mga kabayan. Allah, wakbar, sinsay po natin. Hindi mo sinabi. Amen, Rodriguez. Amen. Ay, sit. Huwag sasanggahan ito. Susunod lang po kayo sa kung ano yung sasabihin. Sa Tagalog? Pwede sa Tagalog? Mas mahina po, sa Tagalog. Sa Tagalog muna, pagkatapos ay sasabihin natin sa mga maraming isang. Tandaan kayo na, bismillah. Okay. Ako'y sumasaksi na wala akong sasambahin kundi ang bukod-tami at tunay na tagapaglikha. At sumasaksi rin ako na si Muhammad ay sugo ng Allah. At sumasaksi rin ako na si Jesus ay sugo ng Allah. Sa wikang Arabika, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ashhadu anna Isa Abdullahi wa rasuluhu. Takbir! Muslim na na isinunong sarili ng kanilang salitisang kayo. Masya Allah, masya Allah. Welcome, Prof. Allah.